Natatandaan ko yan eh. Binax out ko siya malapit sa may free throw line. Binax out ko. Kalaan mo kinuha yung bola ng ganun sa harap ko. Ganun siya kalakas. Mm-hmm. So parang makikita mo na wala siyang pakialam. Basta makikita mo yung intensity niya. Mm-hmm. Kay masaktan siya, kay gumulong siya. He'll do everything para manalo sila. So kanina, we spent a lot of time, and dapat lang naman, mm-hmm. kay Mr. Excitement, Bong Alvarez, na sabi niyo nga, could very well be the greatest San Sebastian Stag of all time. Possibly, top three, andyan na yung binanggit kanina, Calvin mm-hmm. Abueva. Bakit ganun katindi yung impact ni Calvin Abueva sa, alam mo yun, sa legacy, sa history of San Sebastian basketball? Oh, yun. Nabanggit na ni Coach Jerry kanina, there was a time when, you know, San Sebastian was all local. Even now, I mean, they take pride of being the old Filipino team in college. And yun yung time that they were playing San Beda back then. I think it was Ola. So he really brought in something, something special. Also being part of the Pinatubo trio, won championships with in the NCAA with Coach Ato Agustin. So ang laking impact din nung dinala niya. So and he followed it up sa PBA. So nagkaroon ng continuity, you know, being a Stag into being a PBA player. Ano ba scouting report kay Calvin Abueva noon sa San Sebastian? Nako. Ano yun eh, he's all over the court. Mm-hmm. Ano siya, he's an undersized big man. He runs like a guard. He shoots like an off guard. Do it all eh. Nandun siya lahat. Pwede mo itapat sa import. One time nakita ko nga, binlock niya si Sudan Daniel finals. Talagang napaupo eh. Pagdang niya ganun, tapos i-scoring at the same time, rebounding, scoring, defending. Nandun lahat eh. So sabi ko, grabe, ano height? 6'1 lang? 6'1, 6'2 coach? 6'1, 6'2. So sabi ko, hanggat sa college, hanggang after that, commercial team, makalaban naman namin sila sa Excel roof nata yung team niya hanggat sa nagpunta na ng pro. Yeah. Alam mo, nakalaban namin dati yan nung nasa San Sebastian. Coach pa si Ato noon, against the Legends. Kalaban namin yung sa isang... You were playing? Yeah. Kasi Legends team. Kalaban namin yung... Isang sa Pampanga ginawa, parang isang fiesta. Natatandaan ko yan eh. Binax out ko siya malapit sa may free throw line. Binax out ko. Kalaan mo kinuha yung bola ng ganun sa harap ko. Ganun siya kalakas. Mm-hmm. So parang makikita mo na wala siyang pakialam. Basta... Mm-hmm. Makikita mo yung intensity niya, kay masaktan siya, kay gumulong siya, he'll do everything para manalo sila. Alam mo yun, ganun katapang si Calvin. Kaya impressed na impressed ako sa kanya noon pa lang. Ngayon, pag-akit nga niya ng PBA, makikita mo naman talaga kung anong ingay ang ginawa niya. Talagang exciting player din. Kaya nga siya na moniker ng The Beast, di ba? Talagang walang pakialam. Nag-iba yung team. Nag-iiba ang team pag nandun siya. Calvin could have played in the PBA in the 1980s. Yeah. Pwede. Pwede, di ba? Silang dalawa ni, ng favorite natin, si Bo Belga. Pwede. No? Fit in na fit in. Okay, now, syempre, hindi pwedeng makumpleto ang usapang San Sebastian Legends kung hindi pag-uusapan si the general, Rommel Adducul. Rommel was really something special also for the Stags. Won back-to-back MVPs during the 90s also. Been part of the RP team, the national representative well. So, ang laki nung naging improvement niya rin. And then also, you have to consider din yung naging story niya. You know, from where he was, or where he were, and kung nasa na rin siya ngayon. You know, that's why everybody loves him sa Baste. He really focused. He was one of the guys that was really a student athlete. You know, masipag mag-aral, may pangarap, mahal yung pamilya. So, nadala niya yon hanggang ngayon. That's why it's really also a blessing for me now to have him as one of my coaches sa LPU. Because yung story niya kasi sobrang ang gandang i-share sa mga bata eh. Coach, kumatok daw yan sa San Beda, San Sebastian. San ba yung FEU? Nakita si inaano niya yung story niya. Kaya nga, talagang ang ganda nung naging takbo ng kanyang career. Yeah. Dala niya ngayon. Like, he always shares it and makes it blessing din siya sa mga players. Napaka down to earth niyang si Rommel. Naging players din namin niya sa Ginebra before. Makita mo talaga yung work ethics niya. On and off the court, talagang wala akong masabi diyan sa batang 'yan. And legacy na rin siya talaga ng San Sebastian. Makikita mo yung pag sinabi mo San Sebastian, nakakabit na rin yung pangalan niya diyan eh. I'm so happy rin for him na until now nasa basketball pa rin as an assistant coach. At least ma-share niya yung
yung knowledge niya about basketball sa mga bata. I think we're really happy that he's healthy. Yes. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. And if Rommel was the anchor of that San Sebastian five pit, ang nagsimula nun, Roddy Santos. Roddy. I mean, Roddy was an exciting, athletic, hang-time player. Yeah. Roddy, yun si Roddy Santos nun eh. Again, I just share a quick story. When I was in San Sebastian, yung first day ko ng practice, and sabi ko, oh, okay to ah. And then, ito yung unang-una ko narinig yung umekis yung paa. That was me. Because Rodney was super lightning quick. I mean, ang galing ng anticipation niya eh. And he was so simple lang, napaka-simple, nakaganon lang, hindi masyado, but he was so effective. So when I saw him play and I was really mesmerized by the way he was so gracious, he was on point, talagang scored, and because he was also back in high school, siya, ganun din siya. Mm-hmm. So he brought it into college, sa college level. Okay, Rodney who? Sino yan? Pare ko yan. Kidding aside, talagang magaling yan si Rodney. And ang ganda rin ng karir niya. From college hanggang sa pro. Tapos ngayon, active na coach din siya. And complete package din yung ano niya. Oh, commentator pa sa PBL yan. Rodney won a championship in college and then championships in the PBA. In the PBA. And of course, syempre, total legend sa mga pinag-uusapan, Eugene Kilban. Maybe not as yung kasing tunog ng mga Bong Alvarez, but if you were watching basketball in the 80s, he was one of the best point guards in the Philippines. Magsama kami niyan, si Eugene. Rookie siya noon sa Magnolia. Actually, we won the championship with him. Tapos, magikero eh. Maraming alam na pasa. Tapos, matapang. Hindi siya na... Wag, hindi lang yung napunta kami sa Cebu noon, talaga medyo pinipisikal siya. Huwag ka matakot, sabi ko ganun. Ano naman siya? Laban. Talagang easy sa kanya, 7 assists per game. Oh, yung mga no-look behind the back. Parang siya yung local version ng Isaiah Thomas. Oh, eh, yeah. Diba? Isaiah Thomas nung dati, old school. The old school. Not the younger Isaiah Thomas. If I remember it right, siya yung kauna-unahang nakapag-quadruple-double eh, sa ano yung assist, steals, rebound, at saka points. Kaya kahit maliit siya, 5'7 ba? 5'6? Pero very ano rin, effective. Okay, let's end this segment with I think this is a very personal choice for you, Topex, now. Again, I'm gonna wrap it up with obviously Ulysses Tanige. Buboy, you know, Buboy was fondly called. This is really one of the guys that I really, kasi I used to guard him. Eh. Sobrang galing na player, super smart player, less athletic. He doesn't really look like pero he's so effective. His basketball IQ is off the roof, you know, and that's why sabi ko nga it's a personal choice because I was with siya yung tumulong sa akin when I was a rookie with San Sebastian, so. It's really something that I value, yung naging relationship namin ni Buboy. Yeah, he was, kumbaga siya yung taga-kumpas of that five-pit team. You had Adducul, Brickster, Banjo, Basilides, pero it was Buboy who was running the show. Kaya, it's really fun talking about the legends, and God bless Buboy's soul. He will forever be remembered by the San Sebastian community. Maraming salamat. Thank you. Coach Jerry, Coach Alan, Coach Topex, ulitin natin itong kwentuhan na ito. Yeah, sure. Ulitin natin. This has been The Score. I'm Nico Alili. You can also watch The Score on iWatt for free, and we'll leave you now with our latest Yamaha feature plus the pep rally of the College of St. Benil. We'll see you all of you again tomorrow. Fast or be last. That's the motto of one of the top racers in the country, the chairman, Masato Fernando. Bali, ngayon, mas nag-double exercise ako ngayon dahil nga full season kami ngayon eh. Kasi yung first time namin dito, wild card lang kami. Ngayon, full season kami na underbone ang gamit namin. Mas nag-double effort ako ngayon at mas yung support ng team, mas full support talaga. Bali, ito eh, Yamaha Sniper King kung tawagin sa Pilipinas kasi kada bansa, iba-iba yung name ng bike niya, pero Yamaha siya. Bali, nagsimula ako, yung mga pinsan ko, nakakasama ko sila. Una, scooter lang, mga two-stroke nung mga panahon na elementary pa lang ako. Lahat kami ngayon magpipinsan, nahilig sa motor.
may mga kapitbahay kami na may hilig sa circuit. Ngayon, parang nainganyo kami na sumali. Doon na ako nagsimulang manalo. Kamusta naman ang pakiramdam na ikaw bilang isang mamamayan ng Laguna, nandito ka ngayon sa Japan representing the Philippines? Sobrang saya at sobrang syempre pressure din dahil dati ang mga sumusuporta lang sa atin, kaibigan natin, pamilya. Ngayon, buong Pilipinas nag-aabang ng laban namin. Mga bata ngayon na napapanood ka na baka sakaling gustong pasukin itong klaseng kompetisyon. Ano ang mensahe mo sa kanila para hindi sila matakot na subukan ito? Try lang muna. Huwag muna silang maging mapusok dahil sa racing na nakikita nila ngayon. Kailangan ng proper training. At nandito naman ako at si Kyle para turuan sila. Masatos, together with his teammate McKinley Kyle Paz's goal, is for the Pinoy racers to make a mark in the world of road racing. The College of St. Benilde rounded up all its varsity teams. As the Blazers community continue to raise expectations for all sporting events of the NCAA Season 95. The pep squad fired up the mats, while the athletes served up their very own performances, bringing tons of school spirit to the green and white. Exciting song numbers from Kapamilya stars also brought out a loud and proud crowd. It's also a chance for everybody to have a light moment before the competition begins, wherein, you know, they can perform, they can laugh, they can be themselves. This is also to show that the school is fully behind them. This year, we look forward na mag-pick up lalo na yung mga volleyball team namin. Basketball is on the rise. The men's basketball team is off to a fine start as they retained its core from last season. The team is hopeful their rebuilding is paying off. I'm very excited. I can't wait for next year already. I love the intensity, the atmosphere, and the environment. With the NCAA field as wide open as it's ever been, NCAA Season 95 may just be the opening the boys need to retrace their steps to another championship run. And with the show of solidarity in this pep rally, there's enough Manilian school spirit for all their teams competing in the NCAA.